Dito kami yun sa airport. Nanghiram kami ng sasakyan para sa long drive bukas at magbo-border kami. Hinanap namin yung sasakyan. Eleven 30 na ng gabi. Enterprise. Enterprise. Lamig. Ay, ayun. Ah, sosyal. Anong sasakyan yan? Social. Sa enterprise. Namin. Oo nga, meron. Meron. Paano natin makikita gabi? Kailangan daw inspect at mag-take ng picture. Alberta, yung ano, yung plate number. Ano, nag-ikot ka na? Lamig. Wala naman eh. Yung gas or dent, parang wala naman. Manghihirap makita. Paggabi. Eto. Hindi, ano to? Oo. Lamig. Kaya lamig. Ay, binibidyohan mo naman eh. Oo. Pero madilim kasi itim pa. Tignan natin yung loob. Kamusta yung loob? O, komportado si dyan sila. Press brake and push button to start. Dada na to. Extra confidence. Lumig. Ito pala may wipes oh. May palibre silang wipes. Ano na lang to? Iyan yung ano, yung crack. Oo nga. Parang ang daming pindutan. Ayun naman pala, ayun, nakailaw na yan. Yan, di ba? Ay. Glass ceiling. Parang si ano, si Buknoy. Hindi makita. Hindi makita. Nakaano ba tayo? Naayos mo yung upuan mo? Hmm. Ayaw kasi namin gamitin yung sasakyan namin pang long drive. Nag-rent kami sasakyan kasi may long drive bukas. Kailangan pala ayusin ko. Hindi ko naayos yung ano. Parang lubog eh. Na? Yung windshield, hindi ko kita. Windshield ang ano, napakadami ng mga ano, rear view. Oh,
6 o'clock lang umaga, umalis kami ng Saskatoon, papuntang Regway Border. Border siya ng Saskatchewan and Montana. Dapat kasi mag-a-apply kami ng PGWP since kakagraduate ko lang as student. Tapos, ang sabi ni employer ni Jay, wag na. Actually, employer ko na din kasi nagpa-part-time ako sa kanya. Sabi niya, wag ko na daw gamitin yung PGWP ko. Since may SINP nomination na si Jay at nakapag-apply na kami ng PR, baka daw ma-mess up pa yung application namin. And sabi niya, much better daw na mag-border na lang kami to change our status. Pagdating sa border, si Jay na ang magiging main applicant kasi gagamitin namin yung SINP confirmation niya. Few days before kami bumiyahe, may receipt na binigay si employer sa amin na kailangan daw namin dalhin sa border to present kasama ng mga documents namin sa border officer. Yung binayaran na yun ni employer, ang tawag nila dun is A number. Nandito na kami sa border. Change status na, sasabihin namin. Ano to? Ano na yan, US border? Ito, Canada pa to. Canada pa to? Pag imikot ka, sir. Sige. Papunta na kami sa US border. 15, ang speed limit. Sa US na tayo, hala. Welcome to America! Sa US border, binigay lang namin yung passport and nag-fingerprints kami lahat. And may mga tinanong kami if family ba kami, tapos bakit daw kami nagpunta doon. So, sinagot lang namin ng totoo na sabi namin mag-change status lang kami, ganon. Tapos, saan daw kami galing? Sabi namin, sinagot lang namin na galing kami sa Saskatoon, Saskatchewan. And if first time daw namin ginawa yon, sabi namin, yes, it's first time. And sabi sa amin, if next time daw na gagawin namin, wag na daw kami pumunta dun sa kanila, sa border nila. Ikot lang daw kami, tas balik na daw kami agad sa Canada border. We spent 15 to 20 minutes siguro sa US border. Then after that, binalik na nila yung passports namin. And nagbigay sila ng papel na kalagay doon, rejected to come in the US. Then bumalik na kami ng Canada border, binigay namin mga passports namin. And tinanong kami if bakit daw kami nandoon, sabi namin to change our status. And hiningi yung mga permits namin and tinanong ako, bakit daw hindi ko gagamit yung PGWP ko? Sagot ko, kasi may SINP nomination na si Jay. And siya na yung magiging main applicant instead of me. And may mga hiningin mga documents and they told us to park and wait. Ayan, andyan sa taas yung list ng documents na hiningi sa amin ng border officer. Actually, hinanap sa amin yung marriage certificate and wala akong dalang marriage certificate na hard copy. Buti na lang na-extract namin from PR portal kasi nag-submit na rin kami ng PR application. So, na-extract namin dun from yung uploaded document sa PR portal. Tapos, dinownload namin. Then, in-email namin dun sa border officer. Which is okay lang naman sa kanila. Actually, sila ang nag-suggest na i-email sa kanila. Then, we waited for like almost 1.5 hours siguro. And pinakamaiksi na yun na paghihintay daw kasi may mga naka-experience na 6 hours silang nag-intay. Dito daw kasi sa border, mas inuuna ng mga officers yung mga drugs na iche-check nila kesa dun sa mga nag-change ng status. And as per our experience, mas okay na pumunta ng weekends kesa ng weekdays kasi hindi busy ng weekends. And syempre, make sure may dala kayong food kasi expect nyo na maghihintay kayo ng matagal. Lalo na't may mga dala kayong bata. Walang mabibilhan ng pagkain dito sa border. As in, ayan, kabilaan, bukid. Ganyan siya. Presko. Pero may toilet naman sila. Malinis naman yung toilet, so okay lang. Ang baon namin dyan, syempre, kanin at ulam, nagluto ang adobo, tas chips, then water, soft drinks, para kami nag-picnic.
Umabot siya ng almost 1.5 hours kasi itinitigil nila yung process kapag may mga dumarating na trucks or tourists or citizens na pabalik ng Canada na kailangan nilang i-check. Please don't jump! Please don't jump! Nabidyohan niya na? Yeah. Nabidyohan mo, kuya? Yeah. Okay, good. After 2 hours sa dalawang borders, nakapag-change status na kami, nakuha na namin yung bago naming permits. Ako, ang permit ko na dating student permit ako, ngayon naka-open work permit na ako. Si Jay, dating naka-open work permit, ngayon naka-close work permit na siya. And yung dalawang bata, dating naka-student permit, ngayon naka-visitors permit na. Pero as per conditions, pwede pa din silang mag-study ng libre. And ang nakuha naming permits is good for 2 years. Jollibee! Si Jollibee! Bida ang saya. Sabi ko Jollibee! Mami, naihiya ata ako sa may pants ko nung natutulog ako. Naihi ka? Nung natutulog. 1, 2. Okay na. Isa pa. 1, 2. Galing. Ikaw, kuya. Dali. Ikaw, kuya. Picture. Dali. Dali niya. Dali. Minsan lang tayo makapunta dito sa Regina eh. Minsan? Yeah. 1, 2. Pag-alabay sa amin po patay Regina. Doon ka sa likod. Jero, gusto mo sama. Jero, dali. Doon ka sa, dyan ka sa, ano, kuya sa likod, yan. Yan. I was going to hug. Oh, tingin dito, 1, 2. Oh, okay na. Siyempre, palalagpasin ba namin Jollibee Regina? Kuya. Kuya. Back in Saskatoon, dinrap lang namin yung mga bata sa bahay and diretso kami dito sa airport para isodi yung sasakyan na hiniram namin sa rent-a-car. Layo na narating natin. Dito na kami sa ano. Galing kaming airport. Lalakarin namin from airport to bahay. Joke. Ayan. Lalakarin namin hanggang ano, Tim Hortons. Hampton. Natapakan na.
galing pa yun sa ano, sa long drive. Balikan. Nagsali kami ng sasakyan sa airport. Mag-u-Uber na lang kami pauwi ng bahay from Tim Hortons. Napakatahimik dito. Ay, yung Hampton Inn na. Ha? Oo nga, no? Alam niyo ba kung anong oras na? 9 o'clock na ng gabi. 9 o'clock na ng gabi. Ah. Ang liwanag pa. Ana? Parang 5 p.m. Oo nga. Parang 5 p.m. pa lang, parang 9 o'clock na ng gabi. Tim Hortons, Hampton. Ang layo ng nilakad. Ang layo ng nilakad namin. Tapos change mind pala. DQ na lang. Baka yun na yun, oh. Yun na, oh. Yun na, oh, blue. Toyota Corolla yan? Parang kulay blue, eh. Saan siya lumiko? Ha? Oo nga. Parang mas malaki din yung Corolla. Cool.